Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyong inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay unang Miyerkules ng buwan, alay natin ang banal na misang ito para sa inyong mga personal na kahilingan sa ating mahal na poong Jesus Nazareno sa pamamagitan po ng ating ina ng laging saklolo, ng inyong mga kahilingan ay pagkaloob sa paghiling po ng mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo. At para sa lahat po na nakatutok po ngayon sa Facebook Live, mga OFW na nasa ibang batibat panik po ng mundo, ang mga permanente na pong mga kababayan natin na naninirahan sa ibang bansa na patuloy pong nakatutok sa Facebook Live sa mga misa po dito. At ang lahat po ng mga may sakit na ngayon po ay nakatutok dito, mga nasa ospital, na mga kababayan po nating OFW na nasa ospital sa iba't ibang bansa na nangangailangan ng pagpapagaling, na kayo po ay pagalingin, pagkalooban ng gift of miracle ng ating mahal na pong Jesus Nazareno at ang mga naririto rin po sa Pilipinas na nakatutok po, yung mga nasa ospital at kanilang tahanan, na kayo po'y pagalingin ng mahal na poong Jesus Nazareno sa pagdiriwang natin habang tayo nagdiriwang ng banal na misa. At para sa mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating panalangin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong pahintulot na sa katiwalian kami masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac.
Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay wag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat. Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar at sila'y magiging isang bansa, yamang anak mo rin si Ismael. Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi. Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa puon, kayo kanyang bayan. Nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang puon susundin. Sa anumang bagay, hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo nga'y aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan?
Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng Gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Walang ineetsepuera sa mata ng Diyos ang sinuman. Ngayon po'y narinig natin ang tungkol kay Sara, ang asawa ni Abraham, na may kapangyarihan sa lahat ng mga babaeng tagapaglingkod nila. At sa kanya nagsimula, si Abraham ay nalungkot upang paalisin ang kanilang katulong na si Hagar kasama ang kanyang anak na si Ishmael na naging anak na anakan niya si Hagar at si Ishmael ang kanyang naging supplim. Ngunit ang Diyos ay nagpakita ng pagmamalasakit at katarungan kay Hagar at ang Diyos po ay nagpadala. Ang galing po, no? Nagpadala ng bantay upang subaybayan at pangalagaan ang mag-ina.
sa lipunan na kung saan ay maraming inechipwerang mga kapwa natin. Pero ang Diyos ay hindi po. Sa dalawang lalaking inalihan po ng demonyo sa ating ebanghelyo po ngayon, sila po'y namumuhay sa labas ng kanilang lugar sapagkat sila'y tinataguri ang mga walang karapatan na makihalo sa sambayanan na kanilang kinabibilangan. Pero nang pagalingin po ng Poong Jesus Nazareno ang dalawang ito mula sa possession ng demonyo, ang mga tao naman ay bumaling sa ating Poong Jesus Nazareno at sinabihang, umalis ka, Jesus, sa amin. Nakakaistorbo ka. At siguro ang mga naroon sa bayan na yon ay nasanay sila sa mga tao na kung saan ay kakaibang pagkilos at sa mga sandaling dingin ang kanilang pagtrato ay malupit. Malupit. Pero ang Poong Jesus Nazareno ng mga sandaling yun ay iba. Sa kanyang kapangyarihan, kanyang pinalayas ang mga demonyo at sa kanya rin kapangyarihan na naiiba, ang mga taong ito ay binigyan niya ng panibagong buhay na mga tao ay hindi alam kung paano ito sasalubungin at kung ano ang kanilang gagawin. Kaya't sila'y naging mga laylayan sa lipunan. Echepuera. So ayaw nitong mga tao dito. Pero po sa ating mundo po ngayon ay nakikita rin po natin ito ngayon. At kung paano ang mga tao ay umaakto at nag-iiba at nagiging iba rin ang trato ng mga tao. Umiilag, nakakailang, ayaw makita, paalisin at hindi sila kabilang. Wala sila sa bilog ng kanilang kinabibilangan. So ganito po siguro nga ang takbo. Pero sinasabi po ng ating ebanghelyo ngayon, walang sino man ang mga taong kung ang kanilang paningin ay hindi kanila kabilang at hindi kasama sa kanila. Eh sinasabi po ng Panginoon, hindi. Bigyan ng pansin ang mga nasa laylayan ng lipunan, bigyan ng pagmamalasakit, bigyan ng isang pinakamalalim na pagpapahalaga sapagkat sila'y mga nilikha ng Diyos. Kaya ang trato sa kanila, kapag ang isang tao o mga tao na hindi nag-uugat sa Diyos, ganon ang kanilang inuugali sa mga kapwa. So mga tanong po, sino ba? Natatandaan ko po nung po'y Paris Priest sa Antipolo, sa Tanyong, Marikina, hindi po ako nahiya. Kumakain po ang obispo, Bishop Gongon, at may nagsabi po, Father, may naghahanap po isang mahirap. Pinapanik ko po, pinaupo ko po kahiliran ng obispo. Hindi ako nagsabing, umalis ka. Kasi hindi maganda damit mo na handito obispo namin. Pinapanik ko siya. Yun po yung pinaka totoong sinasabing kung paano tayo magmamalasakit sa mga laylayan ng lipunan. So, isang practice po yun. Pagsasanay ng buhay Kristiyano. Hindi yung, uy, umalis kayo dito, nakakahiya. Maraming bisita. Eh, sino po bang iniimbitahan ng Panginoon? Tapos sinasabi niya, huwag kayo mag-imbita ng mga kakilala ninyo, kaibigan. Mag-imbita kayo ng mga taong mahihirap, mga taong papakainin ninyo. So sinasabi po ng Panginoon yun. Huwag kayo mag-imbita ng mga kakakilala na ninyo. So yung mga sandaling yun ay hamon sa akin
Kasi sabi ng babae, Father, nagutom po ako. Hindi ako nagsabi, mamaya na, tsaka ka na bumalik. Hindi po, sabi ko, papanikin. Pinaupo ko sa tabi ng obispo. Kumakain, sabi ko, wag ka mahiya ha. Bishop natin ito sa Antipolo, Diocese of Antipolo. Kumain ka. So, yung ganong moment, ang trato ko po, binisita ako ni Jesus. Binisita niya ako sa isang taong hindi magara ang damit, gusgusin. Pinaupo ko sa tabi ng obispo. Sabi ko, kain ka, huwag ka mahiya. Feel at home. Pero kumain siya kasi sinabi niya, gutom na gutom po ako, Father. Ito yung mga babaeng, mga taong lansangan. Nang laging pinupuntahan ay simbahan, kumbento, at doon sila makakaasa na sila ay dudulutan ng kanilang mga hinihingi. So sa PGH po, ganun po, non-stop po yan, umaga hanggang hapon, titimbre, pumapasok po. Alam na po ng mga kumbento boy namin, pag nakita po sa CCTV, nagre-ready na po ng box yan, at nandun na po ang kanin, ulam, at meron pong mga, kasi may supply kami ng saging, so sinasama. Ganun, ito yung practice po natin para magkaroon po ng visa ang pagdarasal po natin. Ang bunga po ng ating pagdarasal ay pagmamalasakit sa kapwa. Ang bunga po ng ating pagdarasal ay kung paano tayo maglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating pag-asikaso sa mga taong alam nating hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. Tawag po ito sa atin ng Panginoon. Ang bunga ng ating panalangin ay konkretong inihahayag po na ipinapadala po ng Diyos sa mga taong ito kung tayo po ay re-responde positively. Isang Kristiyanong pagtugon na nangangailangang kumain, kinangangailangang uminom ang isang nauuhaw. So practice, ay ito po yung pagsasanay sa pagiging Kristiyanong Katoliko. So wala pong etsipwera, wala pong isinasantabi. Ang nais ng Diyos ay magawa natin na siya'y mabigyan po natin ng kaluguran. Meron po sa Facebook, talagang nabagbag po ako doon. Isang pamilya, kumakain sa restaurant, lahat, yung katulong po ay nakatangan doon na hindi po pinapakain kasama ng kanyang amo. Kawawang katulong, pinakita po sa Facebook yun, nag-post po, sabi ko, Diyos ko, nasaan yung konsensya? Mga nag-aalaga ng anak mo, kakain sa restaurant, nakaganon lang yung katulong at hindi kasama, kasalo sa pagkain. Malaking kasalanan sa Diyos yan. Malaking marka sa Diyos. Ang sino mang gumagawa ng ganon, na hindi mo tratong tao ang iyong kasambahay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos ng may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ng iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pastol, naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan, bagkos makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan,
Naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makita at madama ang mga mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluwensya ng kasamaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalobong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pag-ilib iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. At para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose Cardinal Advincula naming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Ligayang tunay
inumin na para sa kaluluwa, uhugas sa mga sala. Halik kayong mga napapagal, kayong nauumaw sa mundo. Halik kumain, uminom kayo ng kain ni Jesucristo. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service. Bukas, July 6, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod ng pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay Healing Mass, sabi po kanina natin si Sister Sally. Dalhin po ninyo mga kaibigan ninyo na nagnanais na makatanggap po ng bendisyon sa pagpapagaling sa mga karamdaman, mga mag-anak kayo, alas 6 po, magdumating po kayo na maagat. Pagkatapos po ng misa, ay merong 10 o 15 pare na haharap po dito upang mag-pray over, magpahid po ng healing oil ng Nazareno. Kung kayo po may mga kaibigan, yung mga hindi naman po makakarating dahil nakahiga po sa banig ng karamdaman sa kanilang tahanan, magdala po kayo ng litrato at ipabless po ninyo sa sino mang pari po na inyong pipilahan bubukas. Paki-announce po, baka hindi po alam ng inyong mga kapitbahay. Marami pong gumagaling. Yung isa po na nagpa-Thanksgiving Mass, pasalamat, stage 4 daw po lung cancer. Nagpamisa po dito yon, pero pumipila po siya dito. At isang kilala ko na ang pangit-pangit ng ayos na niya dahil sa puso, nakabalik po, naglalakad dito. So meron pong pinapagaling ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pumunta po bukas, yung mga kaibigan po ninyo nawawala na ng pag-asa sa kanila mga karamdaman, hindi lamang po sa pagkakasakit ng physical, yung mga emosyon, yung mga nasugatan ng puso, ng mga lalim ng sugat dahil sa dami ng problema, ay magpabendisyon po kayo bukas. So alas 6 po ng hapon, agahan po ninyo para makapagmisa po kayo at tapos pa healing service. Paki-sabi po sa inyo mga kapitbahay na hindi po nakakaalam, pumunta po bukas dito. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, inipinuho ka namin, parang mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo ka.
po ang lahat. Sa ina ng laging saklolo, inang sakdal linis. Magsitayo po. Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawan. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay, sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Birheng Maria, tala sa umaga. Sa umaga,
panalangin sa nobina. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala, sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ang aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat na mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ang sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak nang may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kaming upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen.
mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria. Panalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan. Ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo. Ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masirang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na magalab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahaging kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa kabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Santa Maria, ipinalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ng iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya
sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Amen. Pagtatalaga sa sarili sa ating ina ng laging saklolo, unang Miyerkules ng buwan ng Hulyo. Kalinisinisang Birheng Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia, ikaw ang aming ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ang pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinisinisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Hingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangako namin ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak, magpakailanman. Amen. Birheng Mahal. Salamat kay Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin, ikinalugod ng Ama ng buo niyang pagka-Diyos ay suma sa iyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya.
Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasakabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiling mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila'y muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Aba, Ginoong Maria. Silot po ang lahat. Now does she
ye. Omnedelactamentum in serventem. Oremus Deus qui nobis ut sacramentum mirabile passiones tuae memoriam reliquisti trebue qui sumum itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerare ut redemptionis tui fructum in nobis iter sentiamus qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin ang pangalan niyang banal. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang pangalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mangaaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mangaaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria ang kabanal-banalan. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria ang kabanal-banalan. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang banal at kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang malwalhating pag-akyat sa kanya sa langit. Purihin ang malwalhating pag-akyat sa kanya sa langit. Purihin ang pangalan ni Maria ang inang birhen. Purihin ang pangalan ni Maria ang inang birhen. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang asawa. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga banal. Ang kabanal-banalang sakramento ng puso ni Jesus sa mga tabernakulo na mga simbahan sa buong daigdig ay lagi nawang makatanggap ng buong pusong pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. Amen.